magkulay. So, sabi ko kasi ang dami pa ng puti, so kaya ako magkulay. May tinilay ako. Hello guys! Welcome back again to my channel. So, ngayon, magre-review lang tayo. May plan talaga ako magpakulay ng buhok. So, hindi lang natuloy kasi wala akong oras. Ngayon, kahapon, bago ako mag-grocery, napadaan ako sa Watson. Then, nakita ko itong product na ito. Itong pang hair dye color, pero shampoo siya. So, usually, yung ginagamit natin pang kulay is tinitimpla at pinapahid sa buhok. So, ito, kakaiba, pang madalian siya na isa-shampoo mo lang. Ngayon, actually, nag-ano lang ako ah, nag-blow dry lang ako ngayon. Kanina nakita nyo na medyo basa, medyo naiba yung kulay, na-shock ako. Dahil umitim yung buhok ko. Kung makikita nyo sa previous video ko, eh medyo bland, medyo reddish, di ba? Kaysa ito, masyadong maitim. Although, nakalagay naman is dark ash brown. Yun nga lang, dark pala. Hindi ko napansin yun. Kala ko ash brown lang. Kasi yung buhok ko, bago ito is ash bland. Parang ganun. So, ngayon medyo umitim siya. Although, nawala naman yung puti. Ayan. Pero may naiwan pa rin. Hindi ko lang siguro natamaan. Talagang ginamit ko siya, gaya. Nakaisang sachet lang ako. Parang ang laman niya is ganito. Ayan, naubos ko. Itong katibayan. Tingnan niyo yung kuko ko, diba? Ang pangit, umitim. So, ginamit ko talaga siya. Hindi kasi sumusunod sa instruction na gamitin. Yung, meron naman siyang kasamang gloves. Kaso nga, tinamad na akong gamitin. Ayan. Ang after kong mag-rinse, ang napansin ko, medyo rubbery siya. Rubbery. Yung sobrang tigas niya talaga. So, kung wala kayong ibang treatment na gagamitin, siguro mag-conditioner na lang kayo para malambot siya. So, ako, may isa pa akong product na ginamit, which is ito. Yung keratin collagen treatment. So, di ba sabi ko nga, after kong mag-rinse, yan, para matanggal yung ibang kulay. So, tinry ko siyang gamitin. So, konti lang yung nilagay ko sa palm ko. Then, minasage ko sandali sa ating scalp. Grabe guys, hindi ko makapaniwala. Kasi, nung pagkalagay ko sa kanya nito, to keratin collagen treatment, ang dulas niya agad. As in, nawala yung tangle na, I mean, yung pagiging rubbery ng buhok. Siguro naka-experience na kayo ng nagkulay or yung pag nagre-reban, diba? Grabe, ang tigas ng buhok. So, ito, nung pinahid ko at unti-unting minamassage sa scalp, grabe, ang dulas niya, oh. Hanggang ngayon, ang dulas-dulas niya. So, ito lang ginagawa. So, pinatagal ko lang ng konti sa buhok ko, siguro mga 3 minutes. Minassage ko lang sa buong scalp. Kalagay kasi ito, apply to wet hair, then rinse truly. Best to use with HAIRFIX keratin protein shampoo. Hindi ko nakita na may shampoo pala siya. So, ang dami pa rin naiwan, no? So, siguro every time na magkukulay ako, yun. So, itetest ko rin to kung gaano siya katagal. Kung gaano siya katagal ma-wash out. Kapaga, diba? I-compare doon sa regular na pang hair dye talaga na ginagamit. So, yun. So, ito yung ginamit ko. Dalawa siya. Ayan. So, ang tagal ko sa banyo. Grabe. Kasi ito, ibababad mo sa 15 to 20 minutes na nasa buhok mo. So, habang nag-aantay tayo na ito nga, na kumapit yung kulay sa buhok, may isa pa akong product na tinry, which is ito naman. Ito siya, si BONNE. Hindi ko alam kung paano i-pronounce to, pero made in Thailand, I think. Made in Thailand. So, ito, kaya ko naman siya naisipang bilhin kasi
tingnan nyo naman, spa white sea, so may vitamin C siya, sea salt, with vitamin C, moisturizing. So, nakalagay siya, kiniklaim niya is natural exfoliating, natural whitening, natural smooth and radiant. Kaya ako nainggan yung bumili nito kasi hindi nyo na itatanong. Sa braso ko, may, kung mapapansin nyo, ayan, hindi ko alam hindi makikita eh. Pero kukunan ko ng picture mamaya ng walang lightning. Kung mapapansin nyo, madami siyang spot, black spot na parang freckles. Ayan, kasi dyan na, laki ng braso. Na para siyang freckles. Actually, pinatingnan ko na to sa dermatologist. Sabi ni Derma, kung tawagin daw ito is chicken skin. Pero hindi mas kilikil. Dito lang siya sa both arms. Pero pinakamalala itong aking left arm, itong braso na to, na mula dito hanggang sa sinko. Hindi talaga siya kita eh. Pero mga black spotted na parang may pimple. Yun nga, sabi ni Derma, pwede naman natin i-treat. Kaso nga lang bumabalik kasi parang sabi niya, nasa dugo na daw. Parang gano'n nakahalo sa dugo. Chicken skin. Kaya hindi ako gaano nag-sleeveless. Dito lang kasi hindi makita yung braso ko. Yun. So, ang suggestion na sinabi niya sa akin is, yun nga, exfoliate, dermafill. Eh, syempre, ang mahal naman nun. No? Di gagamitin ko na lang sa mukha kaysa dito sa both arms. So, per session yan, ha? Tapos yun nga, naisip ko, sabi niya, bumabalik. So, kasi nga, nasa dugo na. So, itatry natin siguro, hindi naman totally siguro mamawala. Gusto ko lang malesen. Kasi, napapansin ko kasi, dumadami siya. May time na dumadami, tapos may time na sobrang kati niya. Pag sumasapit ang summer, o kaya, tama, pag summer, medyo pawisan ka, gano'n. Sobrang ang kati niya. Tapos, parang, may pimples or whitehead na lumalabas pag na-prick. Yan, so, kung mapapansin mo, kung hahawakan, medyo rough. Diba? So, medyo nakakahiya. So, gusto kong malesen itong braso ko. So, sa ngayon, ang alam kong way is ito nga gumamit ng ganito sis, salt spa, white sea with vitamin C moisturizing. So, first time kong gumamit ito, kanina ko lang siya ginamit, start. So, kukuha ka lang ng amount ng spa salt on your palm, then scrub gently on a wet skin. So, kailangan makapalibasa ang katawan mo, then itry mo i-scrub. So, ang masasuggest ko, isalin nyo na lang yung ganito. Kasi parang trial ko pa lang ito eh. Pan-trial product ko lang to. Na which is 350 milligram yung ganito siya kalaki. So, ang cost nito is 80 pesos sa Watson yung mabibili. May tube nito. So, medyo mas mahal siya, 150 at 160. So, sabi ko, itatry ko muna. So, yung medyo mas maliit ang kinuha ko. So, yun nga, habang naliligo ka, gamit i-scrub mo sa parte na medyo rough. So, ginamit ko na sa buong katawan ko. So, focus lang ako dito sa aking braso at saka sa yan, sipo. Kung makapansin na, diba? Medyo maitim siya. Kasi mahilig ako mag-lean sa table. O, yan, o. Yan. So, ang ano ko lang, napansin ko sa kanya, yung paggamit mo siya, maganda siyang gamitin kasi madulas. At the same time, may form kasi siya na parang salt na pag in-scrub mo, hindi naman siya masakit. Pero, pag nasobrahan ka ng scrub or medyo nagtagal ka sa pag-scrub sa isang area, medyo mahapdi na siya. So, huwag nila sigurong panggigilan yung pag-scrub doon sa area dito. Medyo mahapdi na siya. Pero madulas pa rin. Leave it for 3 minutes lang. So, ako medyo nagtagal. Hindi naman. Para kang gumamit ng ano, ng cream soap. Yun, as in parang hindi siya ako. So, hindi na rin ako, so after ko palang mag-rinse na ito, gumamit pa ako ng moisturizing cream soap ko, which is yung Nivea. Yun. So, ngayon parang siya, parang ka nag-lotion na medyo malambot siya kasi nga, may scrub siya.
So, pwede lang natin siguro, hindi natin ito pwedeng gamitin ng everyday ha, guys. Mga once a week or twice, depende siguro sa condition ng area na i-scrub na. Kasi kung mapapansin mo yung rough, so hindi lang pag-inigays ka. Oh. Yun, so, ito yung ating isang product na i-review. Itong Spa White Sea Salt, which is 80 pesos. Then, itong ating pangkulay na hair dye shampoo, permanent color, glam work, long lasting color. So, itry natin ito kung gano'n siya katagal. Ang halaga na ito, price na ito is 49 pesos, 50, mga ganun, sa Watson din. Nakahiya yung kukupo. Alam ko yung masakit. Buti nga medyo nawala dahil ginamit yung spa. Then, yung another product na tinesting natin, itong HAIRFIX, Keratin Collagen Treatment, which is volumizing and restoring. Gusto ko kasi medyo mag lumambot yung buko pero ang lambot nga niya. So, itatry kong yan siya. Kasi binlow dry ko lang siya. Itry natin i-plant siya. Tapos papakita ko sa inyo kung ano yung mag-heatsure niya. So, ito ang halaga na ito is 40 pesos. So, matagal nyo na rin gagamitin. Kasi hindi siya sa dalawa yan. Kunti lang nagamit pa. Yan. So, babalik ako itry natin mag-plant siya na ating buko. May kulay pa man natitira. Kala ko kanina talagang totally black na. Pero may pagka light brown pa rin. Natakpan naman niya yung puting buhok ko. Pero hindi ko lang alam kung gano'n siya tatagal. Then gusto ko yung treatment na ginamit na keratin. Sobrang lambo talaga ng buhok. As in bouncy. Parang bagong treatment. Then, siguro bukas hindi ko muna siya babasahin. The other day na ako mag-shampoo, mag-conditioner. Ayoko na kasi mag-treatment na magpakulay tapos treatment. Kasi napapansin ko kasi, lalo na kung nung dati, nagpapare-bandot talaga ako. Then, Brazilian. Napapansin ko medyo brittle na yung hair ko. Then, nag-falling hair yung mga isa ko sa problema ko sa buhok. Kaya hindi ako gaano makapagpahaba ng buhok. Makapagpahaba man ako ng buhok, hindi siya nagtatagal talaga. So, ito nagpagupitan ko na. For the first time ko, makapagpahaba ulit ako ng buhok. Talagang inaalagaan ko na siya. Kaya nga lang, pag tinatamad ako mag-ayos ng buhok, sa office lagi na nakapuami yung buhok ko. Yan. So, ito na yung final looks na aking hair, diba? Sobrang lambot niya talaga. So, gusto ko siya. I love it. So, pwede ko sigurong gawin conditioner yung treatment na yun. Pero hindi naman everyday use. Siguro once a week pwede natin gamitin, diba? Kung kami may frizzy ang aking hair. Yun mo, parang humaba pa siya. Kasi nga, na-plant siya. Then, parang humaba yung buko. Diba? Pero makikita niyo naman sa video, di ba? Oh, may electric pan sa harap ng aking camera. So, di ba? Sobrang gaan. Hindi pa nila siya. Ganyan. Yun. Wala po akong makeup. Kung moisturizing lang at wala akong mic. Then, so, yun nga. Sobrang gaan ang aking buko. So, ayun, kung nag-enjoy ka sa panonood ng aking video, please give me some thumbs up. Bilang po ay maligaya na ako. So, sana nakatulong po ulit ako sa ating pag-review ng mga product na aking nabanggit. Sana naman na-enjoy nyo at may natutunan kayo. May information na naibigay ako kung ano about sa mga product na nabanggit ko kanina. So, itatry pa rin natin yan. Nahulibihin ko po. Itetest pa rin natin yan kasi first time kong gamitin ngayon yung mga product na ito eh. So, habang tumatagal, tingnan natin kung ano ang magiging resulta.
Then, kung may comment kayo or suggestion, please don't hesitate to write me on our sa ating inbox. So, mag write down below lang kayo. Write down below sa inbox natin. Then, subukan natin sagutin lahat ang inyong question. Then, yung gagamitin kong mga product, again, ilalagay ko na lang sa description box at yung price kung saan ko nabili. Without, kung bago ka sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and share my channel. Then, follow nyo rin po ako sa aking Instagram and Facebook. Then, see you on my next video. Mali. Dapat muna is, thank you for watching and see you on my next video. Bye! Happy weekend!